Hello mga friends! Kamusta kayo dyan? Sana okay kayong lahat. At nasa bahay kayo. Eh mga friends, gusto ko lang mag-real talk. Kasi uurat pa ako sa mga nababasa ko sa Facebook eh. Lalo na kay ate girl na post ng post sa Facebook. Nasaksakan ng talino. Ate girl, puro reklamo. Nasa bahay lang. Sana lockdown na wala akong trabaho. Etcetera, etcetera. Naitigan na yung lockdown. Sana matapos na yung lockdown. Ganito, ganyan. Te, alam mo ba yung nangyayari sa mundo? Sa tingin mo ba, matitigil ka agad itong lockdown na to? Bagot ka na, te. Ha? Gusto mo lang kumawala dyan sa bahay mo? Ay, te, pwede kang lumabas. Ha? Sa bagay, yung mga oras mo na ginagawa mo dyan sa bahay mo, wala kang ginawa kundi magdadadakdak dyan sa Facebook at magre-reklamo na kesyo ganito ang nangyayari. Ate, hello, kamusta, naknak, andito ka ba sa Earth? Ha? Sobrang talino mo eh. Ikaw na talaga yung matalino, napakatalino mo. Eh, bakit hindi ka nagpresidente? Ba't hindi nalang ikaw yung nagpresidente? Ha? Puro ka reklamo. Ha? Ang talino mo pala, ha? Ang gawin mo, lumabas ka ng bahay mo, magbihis ka muna ng maayos, lumabas ka ng bahay mo, sumakay ka ng tricycle, magpahatid ka doon sa Malacanang, palayasin mo si Duterte, ikaw nang umupo at ikaw magpatupad ng batas. Ang galing mo eh. Sobrang talino, kalipat ka na ng saludo ko sa'yo. Ang talino mo. Ikaw na talaga. Ang talino mo talaga. Puro pa kayo reklamo. Isa ka pa ka nyo naman ang ginagawa ng presidente natin. Puro ka sa post mo, hashtag President Duterte, ano na? Wow. Ikaw pala may alam, ba't hindi ka magpatupad? Ha? Ikaw pala nakaisip, bakit hindi ikaw ang pumunta doon at magpa-presscon ka? At ikaw, sabihin mo, ganito dapat, ganito dapat, ganito dapat, ganito dapat, ganito dapat ang gawin. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Nagkamali lang yung isa, okay? Sa Senado natin, nagkamali lang yung isa sa pagsabi nung sa mayor natin, eh puro kayo bash, puro kayo reklamo. Sa tingin nyo ba, ipapatupad tong bagay na to nang hindi sa kapakanan nating mga mamamayan? Sa tingin mo ba, dito lang nangyayari to sa Pilipinas? Anong gusto mong mangyari, te? Ha? Matulad tayo sa ibang bansa, isinasabi nyo na, yung mga nasa abroad, swerte sila kasi, ano swerte pinagsasabihin niyo po kinang ina niyo? Kayong maswerte dyan sa Pilipinas. Bakit? Ha? Bakit kayo maswerte? May libre kayong alcohol, may mga namimigay ng alcohol, may namimigay ng libreng sanitizer, ng libreng mask, may mga rasyon kayo, may mga relief good kayo. Kami ba dito sa abroad naisip niyo kung may mga libre dito sa amin? Ha? Eh, wala nga nagbibigay ng libre alcohol dito eh. Lahat dito binibili namin. Ha? Nilibreng mask, kagagaling ko lang sa ospital, malapit dito sa flat ko. Ha? Hihingi ako ng mask, ayaw nilang magbigay. Sabi nila, para lang daw yun sa may pasyente sa ospital, o kaya sa mga pasyente nila. Lahat dito binibili namin. Ano sinasabi niyo, swerte? Ano na? Ano swerte? Lumabo yung ano sa lamin ko. Ano swerte? Hindi kami swerte dito. Hindi namin alam kung ano yung mangyayari namin dito. Nagre-reklamo ka na wala kang trabaho. Sa tingin mo kami dito sa abroad, nakababayan mo, may trabaho kami. Wala rin kami trabaho, te. Ate, hindi lang ikaw yun nawalan ng trabaho. Maraming taong nawalan ng trabaho, hindi lang sa Pilipinas. Pati dito sa UAE, hindi lang sa UAE, sa maraming bansa na apektado ng coronavirus. Okay? Paraputik! Ha? Kayo may mga relief goods kayo dyan. May nagrarasyon sa inyo sa ng mga pagkain, ng mga dilata. Nagre-reklamo pa kayo sa dilata. Kami mga na OFW, nagtitiis kami sa Pansit Canton straight isang buwan dahil pinadala na namin yung pera sa inyo, sa mga nasa Pilipinas, sa mga mahal namin sa buhay. Ha? May nakita
nakita ba kayong ano OFW na nirasyon na ng ano bigas? Nirasyon na ng ano ng relief goods. Orasyon, OFW, hashtag OFW life, tapos selfie. May nakita ba kayo? Lagay niyo dyan sa comment. Ha? Kung may nakita kayo. Yung sinasabi niyo katulad ng China, na binibigay na lang sa pintuan yung ano. Bakit nangyayari yun? Kasi sobrang matindi na ang cases ng coronavirus sa bansa nila. So gusto nyo ganun yung mangyari sa atin. Yung sobrang matindi na sa kayo titino. Sa katitigil yung mga bibig nyo, ayang kakadot-dot nyo ng mga negative things dyan sa ano, sa Facebook. Tinitrigger nyo yung ano eh. Tinitrigger nyo yung, ang tawag dito? Yung pagka-nervous natin sa ano? Pagka-alala natin sa coronavirus na niya. Tinitrigger nyo pa eh. Magre-reklamo pa kayo, putang ina! Bakit? Ha? Bakit? Tapos sinasabi nyo, may mga, ano, may disiplina yung ibang bansa. Sa tingin nyo, kung may disiplina sila, dadami ng ganon yung, ano, nila. Coronavirus nila, ha? O unlad na bansa pa yun, ha? Mayayaman na bansa pa yun. Mga edukado, sabihin na natin ganon sila, ha? Na mas mahigpit pa kay Duterte, ang bansa nila. Tinan nyo yung US ngayon. Pangalawa na, Donald Trump pa yung presidente nila ngayon, ha? Ha? Donald Trump pa. Tapos kung ano-ano kay pro, hashtag President Duterte, ano na? Gagaling ninyo at tatalino ninyo. So tingin nyo kami dito, ha? Ang siswerte nyo nga dyan sa Pilipinas, eh. Hindi kayo nagbabayad ng upa. Karamihan dyan sa mga tao, dyan sa bayan natin, may sarili-sarili sila mga bahay. Kanya-kanya kayo ng mga bahay, hindi kayo nangungupahan. Ha? Yung mga tao sa kamay nilaan, kahit dikit-dikit yung mga bahay nila, kanila yun. Bahay nila yun. Bahay nyo yun. Kami ba naisip nyo? Ha? Kami ba naisip nyo? Kami dito, ha? Lahat dito binibigyan namin, katulad nila nang sinabi ko, mga alcohol, mga sanitizer. Walang libre dito, bes! Wala! Wala rin relief goods dito. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin dito. Lockdown na din kami. Wala din kami trabaho. So ano na lang, ha? Nangungupahan pa kami. Sa tingin nyo, pwede kami makiusap? Ha? Sa mga flat dito, sa mga real estate dito na, hindi mo naman kami my friend, I cannot pay for this month because it is coronavirus. Sa tingin mo ganon, babalik nila yung tanong sa'yo. Oh, my friend, so, you don't have work. So, how about me? Where I will get also food for my family? Ganon din yung tanong nila sa'yo. Babalik nila yung tanong sa'yo. Ha? Sa tingin nyo, may sasahurin pa kami sa susunod na buwan? Oo, sasahod kami ngayong buwan na to para sa tinrabaho namin noong nakaraang buwan. Pero ipapadala namin sa mahal namin sa buhay sa Pilipinas dahil alam namin wala din sila doon. Walang-wala din sila. So paano na lang kami? Next month nga kami. Anong kakainin namin? Alam ba namin kung may magdo-donasyon sa amin? Ha? Hindi namin alam, walang kasiguraduhan, pero nananahimik lang kami. Kayo, dakdak kayo nang dakdak, sinalpakan na kayo ng mga bigas sa mga bunganga ninyo, sa mga sardinas, ng mga kung ano-ano mga dilata. Dakdak pa rin kayo nang dakdak. Reklamo pa rin kayo nang reklamo. Mano ba naman na mag-TikTok na lang kayo at magpasayahin nyo na lang yung mundo? Ang ganda-ganda lang pangalan! Paano? Di ba ganun dapat tayo mga Pilipino? Kasi masasayahin tayo. Kayo sobrang tatalino nyo eh. Pukin ang ina nyo. Ang tatalino nyo. Talino nyo. Lagay nyo dun. Pumunta kayo dun sa Malacanang. Umupo kayo dun. Palayas nyo si Duterte. Gagaling ninyo. Shoot. Di namin alam kung anong mangyayari sa amin dito sa abroad. Baka mamaya eh. Pag lumala na rin yung coronavirus dito, hindi namin alam, papasakay na lang kami sa C-130. Pabalik ng bansa namin. Maswerte na lang dito, ha, yung mga kasambahay. Kasi libre sila ng tirahan, libre sila ng pagkain, safe sila. Kami mga nasa labas, paano na lang kami?
kung wala kaming sasahurin, wala rin kaming trabaho. Susunod na buwan, anong kakainin namin? Hindi namin alam kung may Relips Good ba dito o wala. Ang kalalabasan niyan, lahat kami mapupunta doon sa Philippine Consulate, na napakaliit na Philippine Consulate din sa konsulada ng Pilipinas dito sa UAE. Yun ang mangyayari sa amin. Na wala na rin kami matitirahan. Kaya sana naman, makiisa naman tayo. Ha? Tulungan natin yung bansa natin. Hindi tayo puro reklamo, dakdak. Tang ina! Ang gagaling nyo! Pag tinamaan kayong anong coronavirus, ewan ko lang kung makapag-post pa kayo sa Facebook ng mga negative things. Ha? Ewan ko lang. Gagaling nyo eh. Saksakan kayo ng tatalino. Bilib ako sa inyo. Kaya sumunod na lang tayo. Ginagawa ng pamahalaan natin ang lahat ng makakaya nila para iligtas tayo, para hindi tayo matulad doon sa ibang bansa. Gusto nyo, ay, nakita ko sa China, ganito nilalagay na lang sa ano, nilalagay na lang sa pintuan. Ay, nakita ko sa Italy. Isip mo ba? Ilang milyon na yung namatay tayo na ginawa yun? Ilang tao na, ha, ang nagkandamatay doon sa lugar na? Ilang tao na yung affected ng coronavirus bago nila ginawa yun? Tapos, sinasabi nyo, ay, buti pa sila doon, buti pa sila ganyan. Gumawa tayo ng sarili natin. Di ba nga mas magaling ang Pilipino? Ba't di natin patunayan?